Paano mo nakayanan, ate, all these years, yung pagiging strong na single mom sa children mo? Alam mo, natutunan ko rin sa sarili mo kung paano mo i-work up yung sarili mo na maging okay ka. Siyempre, di ba, nung time na yun, nung talagang heydays yun ni ex mo, di ba yun yung kainitan ng Maricel Williams? Yes, oo. Anong nararamdaman mo na talagang hate ka ng mga fans? Inaaway ako ng fans. Hindi ko alam kung bakit sila galit yung bilang sisiguhin ka. Umabot pa ako sa point na mismo si Maria, ginaganon ako. Ba't mo dinadala yan dito sa set? Eh, work na. Welcome to my YouTube channel. Sorry po, tawa ako ng tawa kasi iba talaga pag ang in-interview mo, malapit sa puso mo, kaibigan mo. So, bago kami sumalang, nagkakwentuhan kami ng mga nakakataong nangyayari. Matagal ko na siya talagang kaibigan and ate-ate ko siya talaga. In the true sense of the word, kahit hindi kami magkita na madalas, pag may problema ako, I know I can run to her anytime. And alam ko kapag ka meron nang argabyado sa akin, pag nagsumbong ako sa kanya, isa siya talaga sa mga galit. Ladies and gentlemen, ang isa sa vampira ng show business. Oh. Ate, my God. Anong ginagawa mo? Ano bang birthood mo? Miss Yayo Aguila. Hello! Hello! Finally! Grabe ka, ate. Finally! Ay, sasabihin ko lang po sa inyo na kaya ko sinasabi at ganito yung reaction ko kasi ngayon lang talaga ulit kami nagkita na nakaupo together at nag-uusap. After a long time. Oo nga! Grabe, ate. Anong secret mo? Bakit di ka nag-age? Ano ba? Oo, totoo yan. I'm sure hindi lang naman ako nagsasabi sa'yo marami. Diba? Hindi, alam mo, feeling ko, not hindi yung mga, yung kunyari yung beauty regimen, walang-walang ganun. Hindi kasi ako nagpapastress. Parang I take everyday lightly. Yung disposition ko, alam mo naman na, although alam kong alam mo yung mga pinagdaanan kong negative, diba? Pero after nung mga napagdaanan kong ganun, na-imbibe ko na sa sarili ko na gusto kong positive lang ako yun. Kasi araw-araw meron namang stress, diba? So kung paano mo i-handle yun? So ang mantra mo, Ate Yayo, this 2023 at natutunan mo all along. Finally, natuto ka na rin, ate. I swear to God, I'm so happy for you. Di ba kasi dati, gusto kong kumuha ng kaldero ipo ko sa'yo. Oo nga, marami niya sasabi yan. Marami talaga niya sasabi yan. Pero nautog na po ako, nakatanggal na po yung helmet ko. Matagal na. Tapos ngayon, 2023, katulad ko nito ko sa'yo, mas iba pa. Mas positive, mas maganda yung outlook. Kung may igaganda pa ba, yun. Tsaka sana, every year, ganun tayo. Di ba yung ganun yung inisip natin? Every year should be better than the other. Correct. Yung mindset natin dapat, we should be talagang porsigido na mapaganda lahat ng aspect. Parang ikaw! Di ba? Alam mo ba, nakikita kita, naiisip ko kahit di tayo nag-uusap. Alam mo naman, lahat ng posts mo, nakikita ko. Kung ano man yung pinapost mo na, alam ko na agad yun. So, happy ako. Happy ako. Thank super, you. Super, super. Alam mo naman eh, pareho nating dasal yan. Sana makahanap na tayo na talagang para sa atin. Diba? At yun din yung tayong nag-usap ng birthday mo dun sa kilala ko si Jay. Diba, bago-bago pa lang kami ni Kong Jay nun, isa ka sa una kang pinakilala sa kanya. Yes. Kasi ganun lagi ang ano namin ni ate. Kapag meron akong gusto at feeling ko seryoso na, kahit yung hindi seryoso, naikilala niya. Oo. At wala nang lumalabas. Ano yan, isa sa board of juror ko yan. Sasabihin niya, ako ang ay ko ha, hindi yan ano ha. At saka ang maganda niyan, hindi lang ikaw, pati si Tita Elsie. Basta nagtingin na kami, alam na namin yun. Na hindi talaga. Okay ba o hindi? Parang feeling ko naman dito kay Kong Jay, okay ka kasi wala ka akong nakuhang ibang reaction. Wala. Diba? Bait, diba? Kitang-kita ko naman sa'yo eh. Kalmado. Diba? Kasi dati ate, grabe no? Dumaan tayong pareho talaga. Even ikaw, yung buhay mo noon, was such a turmoil, diba? Pati rin ako. Ang maganda sa friendship natin, nung bagsak tayong pareho, wala tayong ginawa kundi mag-angatan pareho, no? Kasi may mga ibang magkakaibigan na yung lugmok ka na, sasamahan ka pa maglukot buhay. Hindi dapat ganun, di ba? Dapat you pull each other's up. Mm-hmm. Happy ka ngayon, ate. Happy? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa lahat ng aspeto ng buhay kong ngayon? Oo. As we speak? Oo. Happy ako. Nakakatawi as we speak. As we speak. Tumoro, kasi baka last week, mga a month ago baka parang hindi okay. Ngayon as we speak, Mukha naman, it shows in your aura, diba? Tsaka kasi kakastart lang ng 2023. Mm-hmm. Dapat lahat tayo masaya. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo lalagay yung sarili mo sa ganung posisyon, baka yung buong 2023 mo pang. At tsaka yung 15 years ng buhay mo, diba? Parang gusto mo nang iwan yun.
finally. Matagal ko lang naiwan. Oo, di ba? So parang mas iba yung arrive mo ate ngayon eh. Totoo. Kasi kaibigan kita eh, alam ko yung pagkayo meron kang at the back of your head, yung meron pa rin may karga. Oo. Ngayon iba eh. Well, as in, ang ganda-ganda mo. Totoo ate, hindi dahil binubola kita, alam mo naman ako. Oo, alam mo, hindi mo ako babulahin. Hindi tabulahin. Yun talaga na ang ganda. Alam mo, natutunan ko rin. Siyempre, di ba habang tumatanda tayo, tapos ang dami na natin na pagdaanan. Matututunan mo sa sarili mo kung paano mo i-work up yung sarili mo na maging okay ka. Ang importante yung inner peace. Kasi pwedeng may peace lang, pero hindi malalim. Ito talaga masasabi ko ngayon, nandito ako sa stage ng buhay ko na masaya ako sa lahat na nangyayari. Sa family ko, sa mga anak ko, sa trabaho ko. Tapos sa personal life ko na rin, isama na rin natin. Ate, ay sa mga nanonood, ano mapapayo mo dun sa mga taong feeling na parang hindi sila maka-move on doon sa isang bagay. Na para makuha mo yung inner peace na sinasabi mo, anong mapapayo mo sa kanila? Alam mo, mahirap talaga mag-move on, di ba? Hindi lahat ng tao may skill na makapag-move on. Buti na lang tayo meron. Correct. Oo. Ako ah, para sa akin, kaya na kayanan ko lahat yun. Kasi feeling ko noon kahit mag-isa ko, pero yung buong buhay ko, in-offer ko na lahat yun kay Lord. As in, literally, by God's grace. No? By God's grace. Kasi yung literally, yung time na nakipaghiwalay ako, alam mo yung wala akong kahit ano, ang pera ko sa banko, 1,200 pesos, wala akong anything. Wala akong trabaho nung mismong moment na yon. Pero sabi ko na lang, Lord, bahala ka na. Alam ko ayaw mo ng mga asawang naghihiwalay. Diba ayaw niyo yun? Yeah, so. Sa Bible yun, ganyan. Pero naniniwala ko na meron kang reason for everything. So, kung saan niya ako dadalhin, yun yung gusto niya. So, so far, since that day, hanggang ngayon, talagang lahat, papunta lang ako dito, yung kahit anong ginagawa ko, nagdadasal ako kasi thankful ako na, alam mo, yung buhay ka pa, yung adami mong nalampasan na bagyo, pero yung outlook mo sa buhay, maayos. Yung ganun, you really want paano to. Paano mo nakayanan ate all these years, yung pagiging strong na single mom sa children mo? Siyempre, hindi lang naman isa yun. Sina ate Pat, si ate Niel, si Adam, di ba? Paano mo nakayanan yun? Alam mo, ano, tibay ng loob, tsaka siyempre, dinadasal ko talaga lahat. Siyempre, maliban sa dasal, ayoko naman mga tao, isipin nyo na sinasabi mo lang, o di judge nyo ako kung gusto nyo, di ba? Pero ganun talaga yun eh, di ba? I think, yung kailangan, yung buong puso mo, yung isip mo, pag in-offer mo yung kay God, malilid ka sa tama. Kasi, malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin, kasi doon kanya dinadala. Plus, siyempre, yung tibay ng loob, at saka, napaka-importante yung matapang ka. Hindi naman lahat ng tao matapang, di ba? Kahit anong mangyari, kaya nyong maging matapang kung gugustuhin nyo. Kasi, syempre, may mga anak kang na nakasalalay sa inyo. Alam mo yan. And naniniwala ko, yung tamang support group, di ba? Yung tamang mga family members mo na isusupport ka emotionally, ang kaibigan. Pero, wag din tayo laging magre-rely sa ganyan. Kasi, ang importante pa rin sa sarili mo. Kasi, yung family members mo, hindi ka naman mapapariwara sa kanila. Talagang tutulungan ka nila, mamahalin ka nila, no matter what, i-accept ka. Pero kailangan matuto din tayo na tayo lang. Oo. Ang dami kong moments na gano'n. Yung ako lang, parang okay. Anong gagawin ko? Kasi ayoko mag-rely sa mga kamag-anak ko or sa mga friends ko. Kasi ako yung tipong tao, ayaw na ayoko nagbibigay ng problem sa iba. Ayoko. Parang hindi ko ako. Last resort na talaga kami makaibigyan mo. Ayoko mang buisit sa iba. Kasi ako ayoko buisitin din ako ng iba. Yung parang gano'n. Pero matututunan mo yun eh. So dapat lang i-embrace natin yung moments na gano'n. Kasi yung makakapagpatatag sa'yo. Ate, sa mga nanonood sa atin, syempre yung mga ba dito, mga hindi natin generation, di ba? Yayo ang name mo. Bakit pa naging Yayo? Alam mo, may... Ano po kasi name ni Rosario? Alam mo, may kwento kasi sa akin yung mom ko nung buhay pa siya. Galing yun sa lola ng lolo ko. Pero doon na lang tayo sa version ko. Okay. Na feeling ko kaya Maria Rosario kasi Maria Rosario. Okay. So siguro hindi ko mabanggit ng buo kaya Yayo. Mas may sense yun, di ba? Oo. So yun yung iniisip ko. Ate, syempre diba, nung time na yun, nung talagang heydays yun ni ex mo, syempre diba nandun yung fans? Kuya mo? Oo, kuya. Kasi wala akong magawa eh. Kasi naging kuya ko siya na sa'yo din. Diba yun yung kainita ng Maricel Williams? Yes, oo. Anong nararamdaman mo na talagang hate ka ng mga fans? Nako, nung una, dead ba lang ako to the world? Kasi hindi ko naman alam na may ganun pala yung mga fans na talagang sobrang solid. Sila, tapos may time na dinadala pa niya ako sa set mga Regal na movie. Inaaway ako ng fans. Hindi ko alam kung bakit sila galit. Yung ilang sisikuhin ka, tapos ganun, tatalisurin ka. Umabot pa ako sa point. Tapos mismo si Maria, ginaganon ako. Kasi nagagalit siya dahil, ba't mo dinadala yan dito sa set? Eh, work na.
Hindi ko naman alam yun kasi bago lang ako nag-artisan, bata lang ako. Yeah. Tapos hanggang nung tumagal, siguro nagmamature din yung mga fans, tapos na-accept na rin nila. Naging kaibigan ko rin naman sila kasi may mga fans dati ng William Maricel lang, mayroong William lang. So, marami rin ako naging kaibigan. Tapos eventually si Nine Mary, naging kaibigan mo na, Oo. Na naging love ka na niya. Tsaka love ko rin siya. Tsaka sabi ko nga, nasa bucket list ko yung mga gusto ko talagang makasama, pangarap ko. Siyempre, alam mo na nandyan ka, di ba? Lagi ko sinasabi yan. Tapos yan, si Maria. Madami. Pero natutuwa ako na ngayon she's back. And sana nga. Diba? Sana, di ba? Kasi ang ganda nun, no? Dalawa kayong makakatrabaho and dalawa kayong hopefully huwag yun ang pag-usapan yung ex mo. Mas maganda na mag-work kayo na bilang kayo bilang lang. Bilang kami as friends. Diba? You're with Viva na right now. But before we talk about yung being with Viva, you have a show now underage. Yes! Na ang movie ko dati. Oh, ang show namin. Ang cute. Anak mo dito sino? Wala akong anak dito. Okay. Dito, pamangkin ko silang tatlo. Okay. Pero, mahal na mahal ko tong underage na to kasi ang first time ko tong mag-aalaay ko. First time ko magiging super bad kontrabida na nag-aape at laging nananakit dun sa mga bata. So, first time ko to. Kaya talagang minake sure ko na ibigay ko yung best ko. Itong underage girls ate na series na to, it's derived from yung underage girls ni Dina Aiko. Yes, talaga? Pero hindi yung buo. Parang syempre medyo tunis na rin nila. Dahil upon sa time natin. Oo, pero meron siyang plot na scene. Sa tatlong yon, sino sa tingin mong pinaka-arrive bilang underage girl? Alam mo, sa totoo lang. Siyempre, alam ko naman na kahit naman ako, tinitingnan ko nung nasa set ka, may tinitingnan ko silang lahat dahil nakaka-eksena ko sila. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ako nakapagtrabaho na sa isang parang antagat ensemble, na lahat sila mahusay. Wow. Lahat talaga sila mahusay. Kasi nakakayanan nila lahat ng eksena. Heavy drama to eh. Yeah, yeah. Tapos syempre, medyo, like, yung isa doon, si Hailey, alam ko first teleserye na to. Si Lexi. Si Elijah. Naging anak ko na yun. Yeah. Bubuit pa siya talaga. Pero ang galing nila, yung nabigyan nila ng buhay bawat character ng bawat isa. Kaya so, ikaw ang main kontrabida dito ate sa Actually, si Snooki. Dalawa kami. Okay, si Sunshine ang... Mommy ni? Nung tatlo. Ate, invite mo sila manood ng Underage Girls. Oo, please. Nako, sa mga supporters ni at mga friends ni Aiko. January 16 na, every 4:25 ng hapon sa afternoon prime ng GMA. Mga kapuso, manood po kayo ng Underage Directed by Reggie Carmen! Nakaka-excite! Oo, kaya alam mo, isa ring reason kung bakit talagang sobrang excited akong gawin. Kasi si Reggie yung director. I know, it's about time. Siya talaga yung main director, di ba? Oo, totoo. Sobrang happy ako sa kanya. At nagbago rin siya ng movie ngayon. Kaya praise God. Super saya kasi alam mo yung blessing na magkatrabaho ka, tapos gusto mo yung role, tapos yung director pa, yung talagang matalik mong kaibigan, yung alam mong hindi ka pababayaan. Ngayon 2023, now you're with Viva. And syempre ate, pag sinabi mong Viva, sexy roles yan, diba? Will you still see yourself doing sexy themes or hindi na? No, hindi. By choice, no? By choice. Kasi parang, malaki na din sina ano. Oo, tsaka hindi. There was one point in my career na meron akong ginawa. Hindi siya sexy, pero medyo provocative siya. Okay. So, okay na yon. Na natry mo? Natry ko. Ginawa ko na. First and last yon. At tsaka na-prove ko naman sa sarili ko. May gusto lang ako i-prove na as far as my craft was concerned. Noong time na yon. So, nagawa ko na yon. Okay na. Nag-gain naman ako ng maraming magagandang reviews. Meron din mga hindi na gustuhan. Pero okay lang yon. Siyempre, ganun naman ang buhay, di ba, balan. Pero hindi ko na yung uulitin. Pero happy ako sa, super happy ako sa Viva na inaalagaan nila ko. It's my 6th, 7th year ko na. Pero nung nag-start naman ako talaga nung 1983, nasa Viva talaga ako. Nung bagets, Viva talaga ako. Yes, that's right. Viva, baby ka so, talaga. So nagbalik bahay lang ako. Si Andre kasi with Viva also. Yun na nga. Kaya nga, di ba dapat may gagawin kami? Kaya lang nasa lock-in ako noon. Kaya hindi nag... Kaya, pero sinabi ko na yun sa same handler kami kay Mitch. So sinabi ko na kay Mitch na talagang gusto ko magkasama kami ni Andre. Yes. Ate, bago mag-end to ha, meron lang tayo nalaroin. Kasi usually, ito yung mga ano. Hindi Tong Eats. Hindi ito Tong Eats. By the way, ako nagturo sa kanya mo Tong Eats, di ba? Hanggang ngayon talaga, Tong Eats is life, di ba? Pero hindi ko masyadong natutunan yun. Oo, yun kasi, talagang naka-addict ako dati Tong Eats. Totoo. Naku, diba? Kung alam niyo lang kung gano'ng kagaling to.
So ate, ganito ang mechanics ng game. Meron kami mga itatanong sa'yo na questions. Pag hindi mo nasagot, may consequence kang kapala. So pag nasagot ko, may cash prize. May premyo. So, ready ka naman ate? Sige. Okay. Sana oh my gosh. Hindi naman dito direct mag-end naman, ang friendship namin. Direct, hindi naman ito. Ano to? Ano to? Ito naman, magpapalitan tayo. Ikaw din. Ay, nako. Totoo. So, fair talaga itong show. So, palitan to. Mauna ka lang. Ako mauna kasi show ko to ate. So, guest kita. Gusto ko ito pahirapan. Parang wala. Uy, so, eto. First question. Name a personality or celebrity na nanligo sa'yo ng patago. Oh, wala talaga. Ah, so nasagot niya, wala eh. Kasi 'di ba nung nag-start ako si William lang tapos wala na, parang bakod. Oo. Bawal. Bawal na. Ngayon 2023 naman. Ate, na-experience mo ba sa buhay mo na yung like ako, 'di ba? I was married to Jo Marie. Yung mga tao parang naiinis na ako na wala na kayong Jo Marie. Oo. Parang umabot ka sa punto ng ganun. Yung parang tigilan niyo na ako, please. May kanya-kanya na kaming buhay. Stop asking. Actually, diba? Sa vlog ni Snooki, 'di ba? Kaka-guest ko lang. Oh. Sinabi ko naman sa kanya, hinets up ko na siya na let's not talk about it. Kasi tapos na 'yun eh. Tsaka parang wag na natin siyang isali. Parang we can talk about so many things but not that person. Tapos, syempre, pagdating ko doon, may mga surprise na, ano, parang, hindi mo rin talaga maalis. Siguro kasi dahil parang halos naging love team kami. Pero, identified kayo. Oo, tapos may ibang tao naman na, syempre, akala nila dahil may ano kami. Parang, lagi ko nalang sinasabi, tapos na po yun, matagal na po yung wala. Ganun na lang, may kanya-kanya na po kami buhay. Pero minsan, syempre, tao ka lang, naiinis ka rin. Parang, ano ba? Diba? Parang yung tatag ka pa, tapos tatag pa yung isang... Parang gusto mo sabihin na mag-move on na kayo. 2023 na, di ba? At least, meron ako isang tao dito na relate much, di ba? Alam ko na yung mga reaction ng pag-iit. Pero alam mo, one thing na appreciate ko sa atin, pareho tayo ate, we never spoke anything about the father. Sa'yo father, kasi isa lang ako, di ba? I've been married twice, I have two kids. We never spoke ill about them. Kaya nga, mababait yung mga anak ko. Diba? At proud ako din, inaanak ko. Oo, dalawang anak ko, inaanak ni ate. Diba? Kaya nga ako masaya, kasi alam mo yung kahit hindi tayo nakikita ng mga panahon na yun, parang, my gosh, inaanak ko sila. Diba? At ngayon, mas matangkad na sila sa akin. Yan, alam niyo sa mga nanonood ng mga single moms like us, huwag kayong magsasalita na anything bad kahit kayo din na-down na kayo nung ex niyo. Wag. Nako, totoo yan. Kasi alam niyo po, magre-rub off yan sa mga anak niyo. Kasi kahit nasabihin niyo pang may galit sila sa mga tatay nila, deep inside, may kurot sa puso yun kasi tatay nila yun. Tama. So, pag kami sinabi kayong hindi maganda, hindi lang niyang nakikita yung reaction, pero nasasaktan din sila. Correct. So, huwag na natin dagdagan pa yung sugat ng mga anak natin sa dibdib nila, diba? Tayo na lang yung magli-lift sa kanila. Ngayon, kung mayroon man mga samaan ng loob, malalaki na yung mga anak ko. Sila rin mismo makaka-realize nung kung ano yung tama, ano yung dapat. Pero huwag na tayong magdagdag. Yeah, huwag na tayong mag-harbor ng any ill feelings. Tsaka kasi hindi tayo makaka-move on kung ganun tayo. Diba? Tsaka hindi ka magiging ganyan kaganda kung marami kang mga biviness sa ano. Parang ikaw din. Diba? Yung maano lang tayo, chill na. Kaya, guys, move on na tayo, 2023 na. Totoo yan. Yan. So ikaw ate, anong gusto mong itanong sa akin na hindi mo pa alam? Oh my God, maganda tong tanong na to! Pero alam ko di yung sasagutin. Magkano ang sahod mo sa mano po 2? Oh my gosh! Well, I pay my taxes, right? So, pero ayoko na lang sabihin. Kasi di ba, di naman talaga. Oo, kasi baka sabi naman nila, di ba? Ang yabang naman ito, di ba? Eh, kaya ito na lang. Ito na lang ang gagawin ko. Ito yung consequence yung gagawin ko. Reveal the last text message you received from a person. Ah, yan. Pwede naman. Si Ate Ayo, yung last ko eh. Pwede alam ko na kung ano yan. Ayan. Ba, si Kong J. Aww. Ayan. Hindi pwede yung screenshot. Ito rin. Ano na ako sulat? Kasi meron ako yung... Hindi na ako. Yung sa akin na lang. Parang tako lang naman din yung hindi mo kausap. Si Ate Ayo kasi yung ano eh. Uli kausap ko sa kanya. Oh, banana bread. Banana bread sa Starbucks. Time siyang ano, huli. Pero sa PM kasi kami nag-uusap. Kasi meron ako pinapanood sa kanyang video nung pelikula ko. Naka-beating suit kasi. Anong pelikula yun? Hindi, Emma Salazar case. Naka-beating suit ako ate. So, siyempre may kinoment siya nakakaano. Grabe, labo na ng mata ko. Hindi kayo nakikita. Basta, naka-beating suit ako. Movie namin ni Alice Dixon. Mami ko si Alice Dixon. So, siyempre, makabataan natin yung direct, di ba? So, yun lang ate. Okay. So, ito na. Between ABS and Jamie, saan ka mas komportable yung magtrabaho?
Kailangan ko talaga sagutin yan. Hindi. Parang consequence ka. Bulot na lang tayo dito. Mahirap na. Oo, marami diba? Kasing mga ano eh, balat sibuyas dyan eh. Mga chinchitib. Oo, di ba? Diba? Tapos may sabihin ka lang ng totoo. Correct. Sama. Tsaka ang mahal ng sibuyas ngayon. Oo. Super 600 a kilo. Kunin ang bag o wallet at i-reveal kung magkano ang laman ng pera at kung ano pang makikita. Go! Oh my God! Makikita mo lang ang pera! Okay lang ate. Yung wallet mo, anong laman? At sino nandiyan? May picture ba yung ano? Wala eh. Wala na nilalagay ng picture ngayon na may cellphone. Meron na ID. Meron ako picture. May picture ka ni Jay? Oo. Wala eh. Nakahingi nga. Eh, ayan. Yun lang. Pera ko? Ano to? May resibo ko pa. Ah, resibo to ng, ano nga ba to? Ano to? Hindi ko mabang. Classic. Saburi. Resibo na fried chicken. Huwag na fried chicken. Sa bahay yan. Ay, saan ba yung order to? May isang araw yato. Tapos, ayan. Oh, kita mo. Feel ano, feeling ko, itong pinaka-okay na card mo. Grabe, oh guys. May Starbucks siya. Uy, may mas okay pa dyan. Ano? Mercury. Bilihan po yun ng gamot. Gusto ko yan, ate. Oh, tsaka, syempre, wax card. Oo. PWD ni Adam. Ayan. Tapos, wala, naresibo. Ano yun, ate? Pizza Hut? Yung ala. Hindi, may SNR din siya. Parang kami Pizza Hut farm card. Landers SNR. Yan. Kompleto po siya. Yes, palakpakan ko kay Miss Yayo. Guys, ang laman ng wallet ko, 170 pesos lang. 170 pesos? Ito lang po, oh. Kaya mo, mamaya marami yung laman. Pero di ba nila, mayroon naman pong debit card. Ang dami yung debit card. Oh, hindi! Ayun no, tatlo yung nakita ko. May Milan Bank ba yun? Coco Life. Oh, health see, card yan! Coco Life. Health card! Oh, meron ka din niya. Meron ako niya. Galing sa anak ko. Oo, oh, see. So, na, pag antong edad, kailangan may medical dental ka. Nga. Pero wala ka pa naman sa senior ate, di ba? Wala pa. Wala 5 years pa. Oh my God! Ay! Di ba? Ay, maganda to! Exciting to mga gawa nyo ah. Pangalanan at isang taong nakaaway / nakatampuhan mo ng matagal sa showbiz. Alam naman lahat ng tao yung sasagutin ko, pero okay na kami ngayon. Si Aramina. Ah! Oo, okay. May iba pa kasi ako alam. Okay kasi, na kami. No? Kasi, yun, yung huli na tayong nag-usap, yung sa loob mo. Uh-oh. Okay na kami. Okay na. Yun. Dati talaga kasi magkaibigan kami ni Are, di ba? Alam mo din yung story namin, journey namin nun. Meron din kayo. Meron din kami. Buti na lang nandun ka. Oo, andun ako to the rescue. Pero ngayon okay na kami kasi tanggap na namin yung bawat estado ng buhay ng isa't isa. Ako, I'm happy for her now that she's finally married. And hopefully, ako din papunta na rin sa journey. Sana. Ayaw ko lang nalalaman to. Gusto ko lang pumunta rin sa journey na yung mag-asawa. At syempre, I'm not getting any younger, di ba? Ano na ako, 47 na ako. Gusto ko pa rin, di ba? Kala ko, 45 ko lang. Ay! Kasi alam mo talaga, 10 years ako, mas matanda. Ah, talaga ba ate? Hindi pala, so 8 lang pala. Oo. Kala ko, diba? 10. See? Dahil dyan, eto, name a director na ayaw mo na makatrabaho. Wala naman akong ayaw makatrabaho. Mm-mm. Kasi, kunyari, magkaroon ako ng project na siya, hindi ko aayawan yun, work yun eh. Pero, hindi lang talaga ako magiging comfortable. Pero wala akong aayawan kasi unang-una, sino man ako para umayaw sa director, di ba? Hindi ko naman siya magiging problema. Dahil para sa akin, pupunta ako sa work, gagawin ko yung work ko, sweldo ako, at hindi ako ilalagay sa alanganin ng Viva. So, sino yan? Ano lang yun? Umiyak ako. Kailangan mo i-reveal nga eh. Ay, hindi kayo ito. Hindi. Ganito. Actually, wala naman talaga. Okay. Wala akong nakaaway ever. Oh. Alam mo yan. Kung meron man, nakwento ko na sa'yo. Wala, pero wala na akong makaayawan. Pero kwento mo sa akin siya yan. Ano lang, parang alam mo yung nasutsutan ka lang. Parang, tsaka wala nang nagkaroon ng chance maging close. Ah, so yung hindi ganun kasama loob mo kasi hindi mo kayo close? Oo, hindi. Kasi meron naman talagang artistang nasusutsutan. Yung parang ako nasusutsutan ako pero wala akong ginawa. Paano sutsut? Ganun? Sige ako mo dyan. Ba't yan dyan? Ay, ganun. Parang direct kasi nagbablocking ka. Siyempre nasa gilid ka. Kasi inaantay mo yung instruct. Kasama po ako sa eksena, kaya po ako nandito. Nasalita talaga ako. Kasama po ako sa eksena, kaya po ako nandito. Okay. Ganun lang. Oh my God. Ano parang yung okay. Ang trabaho niyo yun. So, hindi ko siya ayaw. Kasi sa short lang naman yung pinagsamahan namin. Pero ayoko lang na maganon ulit. Kasi parang wala nang ginagawa. Feeling ko tuloy, tanga ba ako? Bakit ba ako nandito? Eh, hindi naman. Hindi ako natinag. Hindi ako umalis. Kasi hindi naman ako mali. So, ano, choice of word mo. Hindi ako natinag. Totoo. Bakit ako aalis? Alam ko wala akong ginagawang mali. Guys, word of the day, tinag. Hindi ako natinag. Iba ka talaga, ate. No? Ang dami na namin na
pupulot sa'yo. Kung alam lang nila yung mga pinagdaanan natin dalawa, marami rin silang pupulot. Oo, no? Pwede lang kaya kasi ayaw na natin balikan yung mga... Ano na tayo ngayon? Graduate na tayo. Oo, graduate na tayo. Mm-mm. Alam mo, yung friendship natin kasi, iba. Kami magkaibigan, para kami magkapatid na nito. As in, di ba? Nakita niya na ako nakahuba, naliligo ako sa inyo natin. Oo. Tapos, sana ano yung birthday ko, ikwento ko lang. Si Ate Jackie. Oh my God! Nami-miss ka na niya! Miss Jacqueline Jose. Ate Jane, we miss you! Remember the days. Hindi na natatandaan ni Ate Jane yun eh. Classic. Grabe yun ah. Oh. Unabot tayo ng anong oras sa condo mo? Oh, unabot tayo ng anong oras na napakap yung birthday mo. Tapos umuwi na ako. Kasama ko si Ate Jane sa bahay ko. Tapos nakapajama ka na. Ate, nakapajama na. Na-expunto ako dito. Hindi ko talaga to kaya. Ate, nakapajama na ako. Dumating ang ay ko. Nakapajama. Ay, huwag mo kong iwan. Kaya to. Tapos sabi, ate, kailangan ko umuwi. Matutulog lang din ako. Natulog naman si Ate Jane. Uh-oh. After mga 2 hours na gising. So, okay na. Kaya nga, di ba, grabe tayo mga classic days sa atin, no? Oo, tsaka yung mga habulan natin sa mukat. Oo, no? But anyways, ate, sobrang thank you, ah. Anong ilulook forward namin sa 2023 sa'yo? Bukod sa meron akong hindi dapat sabihin dito, eh. Pero, apart from it, ano nga ba yun? Siyempre, di ba, sa 2023, may gusto kang yayo na lang. Yayo na lang talaga, di ba? Siyempre, unang-una yung good health. Kasi syempre, di naman ang ako bata, di ba? Mm-hmm. Dami mo nang nararamdaman. Mm-hmm. Syempre, di nadasal ko everyday na nabigyan ako ng good health ni Lord. Yes. Hindi lang ako, buong family ko. Mm-hmm. Lalo na yung mga anak ko. Good health para everyday ma-perform mo lahat. Tasks mo, yung mm-hmm. work mo, yung responsibilities mo sa family, sa lahat. Mm-hmm. Tapos, syempre, more projects. Mm-hmm. Ngayon, 2023, excited ako kasi meron akong gagawin 2 movies for GMA. Mm-hmm. Tapos, syempre, itong underage, mm-hmm. excited ako and hopefully, meron pa another one with Viva. Sana nga, ano, si Andre, makasama ko talaga siya. Gusto ko talaga. Mm-hmm. Kasi gusto ko mag-bonding kami. Tapos, syempre, yung sa personal life ko, I'm looking forward to yung mga magagandang moment. Yung maging happy ka, and then yung I want to grow old with my partner. Mm-hmm. Syempre. Tapos, vice versa. Yung mm-hmm. you learn from each other, you grow together. Yeah. Syempre, isa rin message ko sa mga tao ngayon 2023, at sana every year, maging mabait tayo sa kapwa natin. Yung let's hope for the best for everyone. Yung kahit hindi natin kilala o kilala man natin, lagi tayong maging masaya para sa ibang tao. Huwag tayong masyadong maraming sinasabi, hindi nyo na nga kilala, dami nyo pang say, di ba yun? Maging masaya tayo para sa ibang tao at huwag tayo mag-judge kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat tao. So, dapat maging ganun tayo. Alam nyo, mas madaling maging mabuti. Kung lahat tayo may konting ounce man lang ng kabutihan sa everyday, sa ilang bilyon tao na maging mabait, di ba? Pag pinagsama-sama mo yun, parang alakas ng power. Napakaganda ng mundo natin. Di ba? Parang saya maging masaya. Just love life. Huwag ka na maging masyadong nega. Pasalamat ka na buhay ka, gumigising ka, di ba? Sabi nga ni OG, everything is a blessing. Totoo nga naman eh. Sounds cliche, but it's true. Totoo yun, di ba? Yeah. Yung pag nagising ka, Lord, thank you. Gising ako, di ba? So, go on ka ulit. Day mo. Kaya with that, Ate Yayo, maraming salamat. Thank you din. Alam mo talaga. Kasi ang tagal ko na pong hinihintay na magkita kami. Hindi kami natutuloy. Kasi busy, ayoko storbohin. Pero ang pinaka-importante, no matter the distance, di ba? Or yung oras ni kayo nakikita. Alam ko na mahal kita at alam ko na mahal mo ko. Tapos, Tita Elsie, si Mickey, si Erica, kahit may mga pamilya na, yung gano'n. Kahit mga anak ko, ako sobrang mahal na mahal ka nung mga yun. Thank you, ate. And alam mo naman din na hindi lang ako may mahal sa'yo, pati pamilya ko. Kaya nga minsan, yung mga naging kaaway mo, ako pa yung una nag-react. Totoo! Grabe! Ibang kaibigan to. Huwag kang magsasabi kasi hindi mo alam sa... Pagtalikod mo, may ginagawa na siya. Talaga mo may aawayin, may aawayin. Thank you, ate. And thank please you. Know that I'm just here for you no matter what. And I also wish and pray for the best sa lahat na aspeto ng buhay mo. But I'm so glad na nakakwentuhan kita bago tayo sumalong na ang ganda ng buhay mo lahat. And all positivity lang yung narinig ko. Kasi dumating na tayo pareho na wala tayong pinag-usapan kung down na down tayo. Di ba nga, they say nga, God sees the goodness in every people. So ngayon, payback time. Nakikita niya kung gaano kabuti ang puso mo. Kaya binibless ka ng Panginoon ng magandang buhay that you deserve. Thank you. I love you, ate. I love you. And sana makapag-double date. Diba? Yan. Jay! Jay! Thank you. Ladies and gentlemen, Miss Yayo Aguila. Thank